Kilala bilang isang matapang at disiplinadong tao, si General Antonio Luna ay isa sa mga bayaning lumaban sa mga Kastila at Amerikano upang makamit ng bansang Pilipinas ang totoong kalayaan, ngunit sa kanyang pakikibaka sa mga ito ay hindi lamang mga banyaga ang kanyang mga nakalaban sapagkat kapwa Pilipino rin pala ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Bata pa lang si Antonio ay talagang may angking angas na siyang taglay pagdating sa kanyang pagkilos at pagsasalita, ngunit ito rin ang naging dahilan kung bakit siya naging isang general. Ginamit niya ang kanyang katangian at interes upang aralin ang mga taktikang pangmilitar noong siya ay edad 16 pa lamang sa gabay ng isang retiradong sundalo ng mga Kastila na si Don Martin Cartagena sa Intramuros. Sa kabila ng kanyang pagiging siga ay nakapagtapos siya ng kursong Batsilyer ng Sining sa Paaralang Ateneo Municipal de Manila at nang kanyang matapos ang kurso na iyon, pinili niyang mag-aral ulit sa kursong nakalinya sa medisina sa paaralan naman ng Universidad ng Santo Tomas. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral, siya ay ipinadala ng bansang Espanya upang doon ipagpatuloy at tapusin ang kanyang pag-aaral, ngunit di nagtagal, siya ay naging bahagi ng dyaryong La Solidaridad kasama ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal at sa dyaryong ang iyon, siya ay nagsulat ng ilan sa mga artikulo sa ilalim ng alyas na taga-ilog. Sa kanyang pananatili sa Espanya dahil sa kanyang pagiging mainitin na ulo, ay nagkaroon ng mga pagkakataon na siya ay muntikan ng mapaaway at minsan humahantong pa ito sa pag-aaya ng isang duelo. Nang minsan siyang nagsulat ng isang artikulo sa pahayagan, ay may isang Kastilang tumuligsa sa kanyang naisulat. Sa pag-aakala ng Kastilang ito na ang kanyang kapatid na si Juan Luna ang may akda ng nasabing artikulo, ito ay kanyang ininsulto pati na rin ang buong lahing Pinoy. Kaya naman nang ito ay malaman ni Antonio, siya ay nagalit. Dahilan upang ito ay kanyang ayain ng isang duelo, ngunit dahil sa takot ay nagtago ang Kastilang iyon at piniling siya ay iwasan na lamang. Sa kanyang pamamalagi sa Espanya, may isang babaeng bumihag ng kanyang puso at ito ay si Nelly Bosted na isang Briton na may lahing Filipina. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na si Nelly pala ay karelasyon ni Jose Rizal at may pagkakataon pang ang muntikan na silang magpakasal. Ito ang dahilan kung bakit muntikan nang magkaroon ng isang duelo sa pagitan niya at ng ating pambansang bayani. Ngunit dahil sila ay magkaibigan, di naglaon ay mas pinili na lang nilang magkaayos. Noong Mayo taong 1894 ay pinili niyang bumalik sa Pilipinas kasama ang kanyang kapatid na si Juan Luna at dito niya piniling ipagpatuloy ang kanyang pagpapakadalubhasa sa larangan ng siyensya. Habang nasa Pilipinas ay naitayo na rin ang Sala de Armas na isang eskwelahan para sa fencing at dito nga ay kanyang naging estudyante ang isa sa ating mga bayani na si Apolinario Mabini. Mula sa pagiging dalubhasa sa siyensya, siya rin ay nagpakadalubhasa sa larangan ng sining ng pakikidigma at ito ang naging dahilan kung bakit niya naakyat ang ranggo ng pagiging isang general. Tulad nga ng aming nasabi sa naunang talakayan, pinayuhan ni Rizal si Pio Valenzuela, ang kanang kamay ni Andres Bonifacio, na lumapit kay Antonio at subukin siyang irekluta para maging bahagi ng katipunan na laban sa puwersa ng mga Kastila. Ngunit sa kanilang paglapit kay Antonio ay agaran din niyang tinutulan ang plano ng mga ito. Tulad ni Rizal, kanya ring sinabi na hindi pa handa ang katipunan para sa isang mahaba at malawakang rebolusyon, kaya naman tinanggihan din niya ang imbitasyon nito na gawin siyang pinuno ng sandatang lakas ng katipunan. Noong 23 ng Enero 1899, itinayo ni Aguinaldo ang unang republika ng Pilipinas o ang Malolos Congress at sa kanyang pagbuo dito, siya ay nangailangan ng miyembro ng kanyang gabinete at dito nga ay naging kasapi si Antonio Luna. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ay may mga pansariling motibo. Noong si Antonio ay naging kasabi ng gabinete, siya ay itinalaga bilang Director of War sa rekomendasyon ng abogadong si Felipe Agoncillo. Nang siya ay ganap na ngang direktor, ay dito niya na rin inambisyon ang pagkakaroon ng modernong hukbo. Dito ay idinisenyo ng kanyang kapatid na si Juan Luna ang kanilang magiging uniforme bilang isang miyembro ng Republika Filipina. Habang tumatagal ay kanyang nakikita ang pagkakaroon ng iba't ibang paksyon sa loob ng gobyernong itinayo ni Aguinaldo at dahil dito kanyang sinubok na pag-isahin ang bawat sundalo ng bawat probinsya. Dahil bago sa hukbong Pilipino ang pagpapatupad niya ng isang disiplinadong hukbo, di may iwasan na may ilang tauhan ang magalit sa kanya.
Isa sa dokumentong magpapatunay ng higpit ni Antonio Luna ay ang Artikulo 1. Sa artikulong ito ay nasasaad na ang lahat ng kakalas at hindi susunod sa hukbo ay paparusahan ng kamatayan, at dito nga ay nakilala siya bilang General Artikulo 1. Dahil sa kanyang higpit ay may ilang mga sundalo na hindi siya itinuring na isang pinuno, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang mga nais. Ito ay ang pag-iimplementa ng mga taktikang pandigma katulad na lamang ng European Formation at iba pang teoryang sa digmaan na nagbibigay importansya at kahalagahan sa depensa, ngunit sa kabila ng pagiging magaling na pinuno at utak pagdating sa digmaan, wala siyang naipanalong laban ni isa laban sa hukbong Amerikano. Isa sa mga dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil sa paglaglag sa kanya ng ilang mga matataas na pinuno ng militar sa mga karatig probinsya. Sa tuwing manghihingi ng karagdagang kasundaluhan si Luna, hindi siya sinisipot ng mga ito dahilan upang sila ay magkulang sa tao na nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Dahil dito ay tinangkang isumbong ni Antonio Luna ang mga ito kay Emilio Aguinaldo, ngunit ang kanyang kahilingan na parusahan ng mga ito ay hindi natupad dahil na rin ang mga taong kanyang isinumbong ay tinaguri ang The Cowit Men na malapit kay Aguinaldo. Hindi lamang sa mga sundalo kundi ang ilan sa mga ilustrado ay may lihim ding galit sa kanya dahil ang nais ni Luna ay ganap na kalayaan para sa Pilipinas sa kamay ng mga Amerikano, ngunit taliwas ito sa desisyon ng mga ilustrado na magkaroon lamang ng otonomiya ang ating bansa. Ibig sabihin, Amerikano pa rin ang mamumuno sa ating bansa. Sa isang pagpupulong, pinilit ng nooy Secretary of Foreign Affairs na si Felipe Buencamino na isuko na lamang ang republika at sumang-ayon na lamang sa otonomiya sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, at dahil nga madaling mabilog si Aguinaldo, agad niya itong sinang-ayunan. Dahil dito ay galit na galit si Luna, dahilan upang masampal niya si Buencamino na ikinagulantang ni Aguinaldo at mga ilustrado. Dahil sa ginawang iyon ni Luna ay nainsulto si Aguinaldo at itinuring niyang tinik sa lalamunan si Luna. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Aguinaldo na patumbahin ang lahat ng sinumang haharang sa kanyang mga plano. Noong 27 ng Mayo 1899, dito ay nagpulong-pulong si Aguinaldo, Paterno at Buencamino sa probinsya ng Kabanatuan, Nueva Ecija, at matapos ang ilang araw, 5 ng Hunyo, ay pinadalhan ni Aguinaldo si Juan Luna na nooy nasa tarlac ng isang sulat, at sa sulat na iyon kanya itong pinapapunta sa Kabanatuan para sa isang pagpupulong. Nang ito ay matanggap ni Luna ay agad siyang bumiyahe patungo kay Aguinaldo, at sa kanyang pagdating sa presidential headquarters ay agad bumungad sa kanya si Hanolino na isa sa mga miyembro ng Cowit Men ni Aguinaldo. Dito ay pinagalitan niya ito at pagalit na tinanong kung sino ang nagpapabalik sa kanya sa kabila ng kanyang pagsibak dito. Matapos niyang kwelyuhan si Hanolino ay tinanong niya rito kung nasaan si Aguinaldo at itinuro niya ang kinaroroonan nito sa 2nd palapag. Sa kanyang pagpunta sa 2nd palapag ay agad na bumungad sa kanya si Buencamino at dito ay nagkasagutan nga silang dalawa. Sa gitna ng mainit na pagtatalo ay may narinig silang putok galing sa labas, at dito ay bumaba si Antonio Luna at pagalit na tinanong kung sino ang nagpaputok ng baril. Sa kanyang pag-init ng ulo ay kanyang pinagalitan at pinagmumura ang mga kasundaluhan kasama na si Hanolino. Ngunit sa kanyang paglapit dito ay agad niyang tinaga si Luna at dito ay nagtamo siya ng mahigit 40 na taga dahilan upang kanya itong ikasawi. Ayon sa mga historiador, sinasabing ang lahat ng ito ay planado na noong araw na nagpulong sila Aguinaldo, Buencamino at Paterno, at ang isa sa kumpirmasyon nito ay galing mismo kay Apolinario Mabini na kanyang isunulat sa La Revolucion Filipina, at dito ay nasasaad na si Aguinaldo lamang ang dapat sisihin sa pagkamatay ni Luna dahil sa kanyang pagiging ganit at takaw sa kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang video na ito, pindutin mo na ang like button. Mag-comment kayo kung meron pa yung suggestion para sa aming susunod na video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pa katotohanan.